siguro naman ay hindi na ninyo ikagugulat kung sasabihin kong ang dami nang nagbago sa Boracay. Over the past few years kasi, ilang waves of changes na rin ang dumating sa maituturing na isa sa pinakamagagandang isla sa mundo. Pinaka-major-major na dyan ang 6-month closure nito noong 2018 na nagpaluwag sa beachfront. And more recently, may mga naging epekto din ang mahigit 2 taong pandemic. Hello there, TP Traveler! We are Vince and Josh. And for better or worse, here are some of the changes na mapapansin mo sa next visit mo sa Boracay. Pero oops, bago yan, tulungan niyo naman kaming ma-reach ang 100,000 subscribers by hitting the subscribe button and the bell icon na rin para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, pa-follow naman dyan and share niyo na rin ang video na to with your friends. Kung dati ay puro paraw and stand-up paddleboards ang naglipa na sa tapat ng White Beach, ngayon ay nasa pawa na ito ng bagong kinababaliwan dito ng mga turista, ang Crystal Kayak. Sa dami ng mga nagva-viral na mga pictures nito online na akala mo ay professionally shot, marami ang nahahalinang magkaroon din sila ng sariling photoshoot habang nakasampa dito sa transparent na kayak na ito. Ibang klase rin naman kasi ang linaw ng tubig ng Boracay, kaya talagang nakamamangha sa pictures. Kung mahihiyain ka tulad nitong teammate naming si Asta ng ganito friend, naku, wag ka nang madyahe. In reality, 2 lang kayo ng bangkero na magsisilbi ring photographer mo. And hindi ka na naman siguro nila i-judge. Siguro, haha. Sanay na sila dyan at alam na nila ang gagawin. Sila pa nga ang magbibigay sa iyo ng idea sa magagandang poses and angles. Sa dami ba naman ng mga nagiging customer nila araw-araw, for sure ay nakita at nasubukan na nila yan lahat. Sabi ni Asta, minsan daw ay awkward yung mga pinapagawang poses pero sige lang, aura-aura lang para sa Instagram. And ang resulta, jaran, worth it naman daw. I-timing mo lang na maaraw ang pag-crystal kayak mo para mas matingkad ang kulay ng tubig and hindi mo na kailangang i-photoshop pa. Piliin ang pinaka-pack na beach OOTD mo and huwag kalimutang mag-sunglasses para hindi ka mukhang silaw. 250 pesos per person ang bawat session na tatagal ng 15 to 20 minutes. Kung may kasama kang jowa or hindi mo jowa, pwede rin naman ang couple pics. Available ang crystal kayak sa White Beach and maging sa ilang mga resorts na may sarili ring coves. Hindi naman na bago ang keyhole. Kung nakapag-Boracay ka na before, malamang ay napansin mo na rin ang natural arch na ito mula sa malayo, siguro habang nagpa-parasailing or other water sports. Pero ngayon, mas ginawa ng accessible ang makaagaw pansing rock formation na ito. Pero para mas maprotektahan ito and ang mga guests, may parts na off-limits and may mga areas lamang kung saan ka pwedeng magpa-picture or mag-view. Ito ang pinakadulo ng Lapu-Lapu Beach na ngayon ay Keyhole Beach na rin ang label sa mga tour brochures. Staple stop ito sa land tour or e-trike tour. Pero kung ito lang ang balak mong puntahan, pwede rin naman na mag-e-trike diretso dito. Mula sa White Beach area ay nasa 250 to 300 pesos ang pamasahe. Kung ang last visit mo pa ay before ang 2018 closure ng isla, malamang ay ibang-iba na ang Boracay na dadatnan mo. Una na dyan ang mas malawak na beachfront ng White Beach, kung saan dinemolish ang mga structures within the 30-meter easement area na no-build zone na. Pinagbawal na rin ang mga vendors, fire dancers, masahista, sandcastles, and iba pang commercial activities sa beachfront. Dahil dyan, mas umaliwalas at hindi na natatakpan ang malaking bahagi ng ipinagmamalaking buhangin ng White Beach. Mas naging mahigpit na rin ang pagkontrol sa bilang ng mga dumarating na turista. Bukod sa mag-swim and mag-beach bum, isa sa masarap gawin sa Boracay ay food trip. Sa dinami-rami ba naman ng mga restaurants dito, ang hirap pumili ng kakainan. Pero kung naghahanap ka ng bago, ilan sa mga pwede mong itry ay ang Metzerap or Mezerap. Hindi ko alam kung paano dapat, sabihan nyo na lang ako sa comment section below.
Basta, nasa Station 2 yan, and nag-offer sila mainly ng Middle Eastern and Mediterranean cuisine. Best seller dito ang kanilang chicken wrap na 155 pesos lang, pero meron ding mga for sharing. Sister establishment naman ito ang Bon Bon na nasa Station 2 din, na mostly Asian dishes naman ang sinaserve. Get their char siu bun na 145 pesos lang or ang chicken satay rice nila na 175 pesos. Ilan din sa mga bagong kainan dito ang Muchos for Latin American fare, Little Taj for Indian flavors, and Percy Seafood for your, well, seafood cravings. Pero hindi naman namin na-try yung huling tatlong binanggit ko. Na-share ko lang na bago sila. Haha! Isa ito sa pinakabagong tourism and resort development project ng Megaworld sa northeastern coast ng Boracay. Malawak ito, mahigit 150 hectares, covering a hilly landscape. Think of it as a township na somewhat detached from all the action sa mga popular areas ng Boracay. Tahimik dito, pero dumarami na rin naman ang establishments. Pinaka-prominent na dyan ang Savoy Hotel and Belmont Hotel na parehong well-appointed 4-star properties that can make your Boracay stay more comfortable, more relaxing, and more special. The New Coast Management toured us around the property and grabe, punong-puno ito ng mga amenities from gym to cafes to meeting rooms. May Gongcha and 7-Eleven din sa may Savoy. You can have lunch by the pool dito sa Chambéry Bar ng Savoy or go on a snack rampage sa Seaside Mini Food Market right next to Belmont. And yes, meron din silang sarili nilang beach. Not just one, not just two, kundi tatlo. Boracay New Coast kasi now occupies the greater part of the northeastern coast ng island, which is naturally divided into several smaller coves. And tatlo dyan ay within walking distance lang if you're staying here. All three coves are well maintained, and its fair sand is combed regularly, made even more picturesque by the keyhole in the backdrop. And dahil the area faces east, it's a great spot to catch the break of dawn. Guests can join a free sunrise tour that will take you to the beaches. Unless maulap. Pero, pwede ka pa rin magpalipas ng oras sa mga beaches dito. May tent din which can be a venue for conferences, corporate events, and even personal ones like weddings. Speaking of, I think ito yung best thing about New Coast. It's most ideal for families or couples celebrating a special occasion. Or kung gusto mo lang talaga ng peace and quiet. May hop-on hop-off service na sa Boracay. HoHo for short. Operated ito by Southwest Tours in partnership with Top.ph and nitong August 2022 lang ito nag-start kaya bagong-bago pa lang. Maaari mo itong gamitin para makapunta or makaikot sa iba-ibang parts ng island. Air-conditioned ang mga shuttle or minibus units and equipped with CCTV cameras and Wi-Fi. Ideally ay may isang minibus na dadaan sa mga stops every 15 minutes. The HoHo service connects Tambisaan and Cagbanport sa southern end ng isla all the way to Puka Beach sa north. And may mga stops din sa stations 1 to 3 and maging sa Lind Hotel and New Coast. Ito yung mga stops. Cashless transactions ang gusto nilang i-achieve dito, so need mong bumili ng HoHo QR Pass sa top.ph or kung feeling mo maraming beses mo ito gagamitin, may HoHo Unlimited Pass Card. Nasa 13 to 32 pesos ang pamasahe, depende sa layo. And 300 pesos naman kung one day unlimited pass na card ang iyong bibilhin. Mas mura if bumili ka na lang ng digital pass sa Cloak na discounted, 220 pesos lang. Ilagay namin yung link sa description and sa pinned comment. Kung hindi mo bet mag-HoHo, may e-trikes naman. Dati pa namang may e-trike sa Boracay pero ngayon ay in full swing na ito to promote sustainable and more environment-friendly na transportation sa island. Ito na ngayon ang main transpo sa Boracay and hindi ka na makakakita ng mga regular fuel-powered na tricycles. Ang pamasahe ay depende sa layo. Ito yung mga regular na shared e-trikes ha, yung meron kang mga makakasabay na ibang pasahero. Pero kung magcha-charter ka or kung gusto mo na special ride na lang kayo, syempre mas mahal. Pwede ka ring mangontrata ng e-trike para sa land tour. Kasama sa mga mapupuntahan ang Puka Beach, Diniwid Beach,
Bulabog Beach, Ilig-Iligan Beach, Mount Luho, and Keyhole. 500 pesos per hour ang rates, maximum of 4 passengers daw. And lastly, nag-update na rin ang mga rates ng mga activities sa island starting October 1, 2022. So, bagong-bago pa lang to. Ito yung island hopping rates according sa Tourist Information Desk. Kung isa or dalawa lang kayo, pwede kayong jumoy ng group tour para mas makamura. Kung malaki naman kayong grupo, mas makakatipid siguro kung magpa-private tour na lang. Or kahit hindi kayo malaking grupo, kung maliit lang, dalawa lang kayo, gusto nyo lang na wala lang, kayo lang. Ayan, ito yung mga rates. Ito naman ang mga bagong presyuhan ng parasailing, banana boat, UFO, jet ski, aquanaut or helmet diving, parao sailing. Kung sa Diamond Water Sports ka naman magbubook, ito yung mga rates nila effective October 1 din. Nag-update na rin ang terminal fee sa Cagban starting September 23, 2022. 150 pesos na ito per person. Ayun na muna, kung nakatulong sa inyo ang video na to, you can help us create more travel guides by tipping us. Pwede kang magpabaon sa amin kahit small amount lang using GCash, PayMaya, GrabPay, or credit card. To tip, visit www.theporttraveler.net/tip. I swear, malayo ang mararating ng tip mo. Sa susunod na video, iisa-isahin naman natin ang mga murang makakainan sa Boracay. Huwag mong palampasin yan, so subscribe ka na to this channel and tap the bell icon kung sa YouTube ka nanonood and kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang below. You can also follow us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @ThePoorTraveler_L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to The Poor Traveler Podcast. Special thanks na din sa To Go Travel na nagdala sa amin sa Boracay this time around. To Go Travel regularly sails from Batangas Port to Katiklan, kaya mas accessible na sa nakararami ang Boracay. 9 PM ang alis sa Batangas Port, which is great kasi pwedeng itulog mo na lang yung biyahe. And pagising mo the next morning, nasa Katiklan ka na. Each booking already covers the fare, bed accommodation, breakfast, and 50 kilos of baggage allowance. To book, visit travel.togo.com.ph. Ayun na, that's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.